Pero bago namin sasabihin sa inyo kung ano ang tungkol sa aming kwento, magtatanong lamang kami. Kailan ba ang huli ninyong basa ng libro o mga kwento na galing sa online na nagmula sa TSA na ang ibig sabihin ay Himong Silangang Asya? Kung sa ganun, nandito naman kami para magbigay ng storya para meron kayong mababasa na kwento na galing sa Himong Silangang Asya. Ang nobelang banag at sikat ni Lopeque Santos ay isunulat noong 1906. At ito ay isa sa mga klasikong akda sa panitikang Pilipino. Sa simula ng kwento, makikilala natin ang dalawang pangunahing tauhan. Si Delphine na kilala rin bilang banaag at si Felipe na kilala rin bilang sikat. Sila ay magkaibigan na nanggaling sa magkaibang lipunan. Si Delphine ay isang magsasaka mula sa isang mahirap na pamilya. Samantalang si Felipe, siya naman ay isang sikat na mayamang negosyante. Sana all. Sa kabila ng kanilang magkaibang pinagmulan, naging magkaibigan sila at magsikap na magtatumpay sa kanilang mga layunin. Ipinakita ng nobela ang pag-usbong ng kaaktivismo at pagsusulong ng karapatan ng mga magsasaka laban sa pang-aapi ng mga mayayaman at kapangyarihan ng Kastila. Ang kwento ay napapakita ng mga pagsubok ng kanilang mga buhay kasama ang pag-ibig, kahirapan at pagsusulong ng kanilang alikain. Sa huli, si Delphine ang banaag ay namatay dahil sa kanyang pag-aalay para sa mga magsasaka. At si Felipe o ang sikat ay naging isang mahusay na leader ng kilusang agraryo. Sa buod na ito, makikita natin ang mahalaga ng pagkakaisa, pagsusulong ng karapatan at pagtutulungan ng mga tao upang makamit ang katarungan at pag-unlad sa lipunan. Kung ganun, maraming salamat sa iyong pakikinig sa aming Book Fair Vlog. Isunulat noong kung nandito naman kami para magbigay ng mga kwento, charot. At ilopay kay Santos. Sa ganun, nandito naman kami para kami.